Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back sa OMGTV channel. Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber, lalo na sa ating mga tagapanood. So, magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ang i-share ko sa inyo ngayon mga kabarya, itong mga 5 piso BSP. Yung 5 piso BSP natin ay nagmula sa 1995 hanggang 2017. So, ngunit hindi natin lahatin kasi sobrang dami ng ating mga 5 piso. Kaya ang ibigay ko sa inyo mga kabarya, ito lang muna ang 1995 hanggang year 2000. Alamin natin ang update ng mga presyo at saka mga bagong information at saka detalye nitong ating mga 5 piso. Lalo na mga kabarya yung mga error at saka yung mga price online na sobrang taas na sa ngayon. So ibigay ko sa inyo yung mga price na makukuha natin sa online para meron tayong pagbabasihan. So bago ang lahat, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod pa nating mga video. Okay? Ang ating 5 piso BSP mga kabarya ay nagmula 1995 ang ating pag-usapan hanggang sa year 2000. Ang 1995 na 5 piso ay no mint mark. Bakit no mint mark siya mga kabarya? Kasi ito ay ginawa sa RCM or Royal Canadian Mint. So ito ang pinakaunang 5 piso na ginawa at ginawa sa Canada. So ang ginawa ng Canada mga kabarya ay hindi lamang 1995, meron din 1997 at saka 1998. Kung makikita nyo ang mga binanggit nating taon, yung tatlong taon na walang mga mint mark, yun ay ginawa galing sa Canada or RCM, Royal Canadian Mint. Meron namang ibang mga 1997 na may mint mark at saka 1998. So doon sa 1997 natin ay napakarami yung ginawang merong mint mark at napakarami din yung ginawang walang mint mark. Hindi tulad ng 1998 na napakarami yung walang mint mark, ngunit ay kunti naman doon sa merong mint mark. So yan ang pagkatandaan nyo mga kabarya, na ang walang mint mark ay galing sa Canada or gawa ng RCM, at yung may mint mark naman ay gawa ng Pilipinas or BSP. So itong una mga kabarya, yung ating 1995 ay ito ay Obers 1 no mint mark. 7% lamang ang kanyang percentage at ang kanyang presyo sa fine condition nasa 9.57 pesos. So yan ay presyo galing dito sa table ni Nomista. And next, yung ating 1996 Obers 1 without mint mark below shoulder. So yung ating 1996 mga kabarya ay meron ding walang mint mark na ginawa sa RCM. Ito nga 5% at ang kanyang verifying ay nasa 24 pesos. At ang 1996 naman na gawa ng BSP ay medyo kunti lang ang ginawa. Nasa 2% lamang yung kanyang percentage. Ito naman siya ay Obers 1 with mint mark below shoulder. So ang verifying is 25 pesos. At sunod, itong 1997. So sabi ko kanina, yung 1997 natin ay napakarami ang ginawa. So dito ay meron siyang 37% yung kanyang percentage. Ito ay Obers 1 RCM. So gawa ng RCM, no? Without mint mark. Then small lettering at saka small yung kanyang Emilio Aguinaldo. So marami itong mga presyo niya mga kabarya. Ang ibigay ko sa inyo ay yung extremely fine at saka uncirculated lamang. Yung extremely fine, 32 pesos. Uncirculated niya ay 43 pesos. So yan yung no mint mark na 1997. At ang 1997 BSP, yung Obers 1 with mint mark below shoulder, ito ay 9%. Ang very fine, 13 pesos. Extremely fine, 15 pesos. Okay, next naman is 1998 Obers 1 RCM without mint mark. Nasa 24% yung kanyang percentage. Ang extremely fine, 28. Uncirculated naman ay nasa 28 pesos. Yung 1998 BSP, Obers 1 with mint mark below shoulder, semi hard to find mga kabarya. 2% lamang yung kanyang percentage.
ito ay Oberswan with mint mark below shoulder. Ang kanyang price dito sa verifying condition mga kabarya ay nasa 225 pesos. So napakalaki ng kanyang presyo. Dito pa lamang yan sa Numista. So lalo na sa mga price online nito mga kabarya ay sobrang laki na rin. At saka yung presyo niya sa collector price ay medyo mataas na rin ang kuha. So ang next ay 1999 BSP. 2% pa din yung kanyang percentage. Semi hard to find. Ito ay Oberswan. So ang kanyang price dito sa Numista mga kabarya ay napakababa. Yung kanyang very fine at saka extremely fine ay medyo mababa. Ngunit ang kuha nito sa ating mga collector, 50 pesos up to 100 yung kanyang price. So yan yung ating 1999 at yung panghuli natin dito ay yung year 2000. So alam naman natin nun mga kabarya na ang year 2000 ay hard to find. So itong year 2000 na 5 piso BSP. 0.6% lamang yung kanyang percentage. At paano natin nalalaman na ito ay hard to find? Ibabase mo mga kabarya dito sa kanyang percentage. Pag ang kanyang percentage ay napakababa, lalo na pag nagmula sa 0 point, so yan ay hard to find kasi napakahirap na hanapin ng ganyang klaseng mga barya. So, napakababa ng kanyang percentage. So kunti lamang yung ginawa mga kabarya. Ito ay Oberswan, yung ating year 2000 na 5 piso. At ang kuha naman ng ating mga collector nito mga kabarya ay 150 pataas. So yung iba ay abot na rin sa 500 pesos yung kanyang price. Okay, so hanggang dito lang muna yung mga 5 piso na ating pag-uusapan ngayon. At ibigay ko rin sa inyo mga kabarya yung price online. So meron akong nakita dito na ito ay 1995 5 piso BSP hard to find no mint mark. Ang kanyang price dito mga kabarya 500 pesos. So ito ay online price. At ang isa pa dito 1997 5 piso BSP, so ito ay may halong error, nasa 500 din ang kanyang price. And 1999, so ito ay semi hard to find 5 piso BSP. Yung dito sa picture mga kabarya ay may halong error din yung kanyang 1999. So ang kanyang price dito 500 pesos. At ito ang isa, medyo matindi ito mga kabarya, malaki din ang kanyang error. 5 piso Philippine error coin 1997, nasa 5,000 yung kanyang price. Makikita nyo sa kanyang larawan yung kanyang error. Okay? At yung ating 1998 na no mint mark, so sabi ko ay common kasi napakarami ng ginawa. So ang kanyang price dito sa online 90 pesos yung isang piraso. Sa mga collector nito mga kabarya ay mura no, medyo mura sa collector, 20 to 50 lamang yung kanyang price. At yung ating 1996 naman mga kabarya, ang price niya dito sa online ay 90 pesos. So ito yung 1996 na may mint mark. At ang 1996 na no mint mark, yon ay ating hard to find. So malaki ang kuha ng ating mga collector doon, nasa 300 hanggang 1,000 pesos. Okay, so ito pa isa, collectible 1997 5 piso coin error. So itong 1997 naman mga kabarya ay common kasi napakarami yung ginawa mula sa RCM at saka sa BSP. Ang isang ito ay error kaya naghalaga siya ng 250 pesos. So ayan no, ang kanyang error makikita nyo sa larawan, extra metal chip. Ito naman yung isa, BSP 5 piso 1996 with mint mark. So ibig sabihin ay semi hard to find na siya mga kabarya kasi with mint mark. Reverse error, lot line ring and die deterioration doubling in cues. So ayan yung kanyang mga error, makikita nyo may mga arrow. Nagkalaga siya mga kabarya ng 4,000 pesos. So napakalaki ng kanyang price. At ito namang tatlo, BSP 5 piso with extra metal error coin. So meron siyang price dito na 3,000 pesos. At ang pinakahuli natin mga kabarya, itong year 2000. So ito ay with pre-capsule, very good condition. So hard to find siya mga kabarya. Ang price niya dito sa online na nakalagay mga kabarya is 237. So yan, medyo malaki na ang kanyang price. So sa presyong ito mga kabarya ay ito yung pinaka mababa na presyo. Sabi ko kanina pag sa collector ay 300 hanggang 1,000 yung kanyang price.
Okay, so yan yung mga presyo natin mga kabar, yan na galing online. Napakamahal na ng ating mga 5 peso BSP na nagmula sa 1995 hanggang year 2000. So ang mga 5 peso na ito mga kabar, ya, kung meron kayo binibinta ay mag-message lamang kayo sa ating comment section at kilatisin natin yung iyong barya kung patok ba sa ating panlasa, okay, or tama ba sa mga hinahanap natin. Kasi sa error mga kabarya ay meron tayong mga error na hinahanap na yung matinding error, yun ang ating binibili. Yung mga error na common error lamang ay so medyo pass tayo doon, pero huwag kayong mag-alala kasi marami ang buyer sa Facebook. So pwede nyong ipost sa Facebook para makita ng mga buyer at makilatis ng marami ang iyong mga barya. So hanggang dito lang muna tayo mga kabarya, at sana ay nakatulong ito sa inyo at nakabigay na naman sa dagdag kalaman dito sa ating mga paghahanap sa mga mapakinabangang mga barya araw-araw. At yung OMGTV channel, huwag kalimutan, sa hindi pa nakapag-subscribe, pwede kang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga video nating i-upload. At maraming salamat sa panood. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.